Digital Love Lines. Love Lines. Why do people fall in love and make them cry? Magandang hapon, Didi Jel. Tawagin mo ako sa pangalang si Miss D. Ako po si Miss D. Nasa malamig po ang lugar ako ngayon. Dito po sa bandang Europe, Didi Jel. Nasa tamang edad na, sa katunayan po eh, nasa 61 na po yung edad ko. Sobra-sobra na nga edad eh, Didi Jel. Pero huwag ka, Didi Jel, ha. Kahit na magsi 61 years old na ako, abay, no? Mapagkamalan mo akong 18 years old, Didi Jel. At yun po ang problema ko ngayon, Didi Jel. Dahil napaibig ako sa isang binata na umiedad ng 22 years old, Didi Jel. Didi Jel, matagal mo na akong tagapagsubaybay since 2019. Nung nasa youtube.com ka pa, napapanood na kita at naaliw ako sa mga kanta mo at saka hugot mo. Lalo pat sumasayaw ka, Didi Jel. So, 2020, Didi Jel, nung makilala ko itong aking boyfriend. Umiedad ng 22 years old. Nakilala ko po ito sa Wanted Sweetheart kong programa. Dahil every time na mag-comment ako sa comment section ng live mo, nilalike niya ang comment ko, Didi Jel. At alam mo, na-curious ako, Didi Jel. At tiningnan ko kung sino itong lalaki na nagla-like ng comment ko tuwing nagla-live ka. Matulog na ako habang nanonood ako kay Didi Jel. Aba, may mga guest si Didi Jel, may nag-uusap na lalaki at saka babae. Sana all merong boyfriend. Sana all. Matagal na akong walang boyfriend. Wala nang dumadalaw sa akin. Teka lang, kumanta si Didi Jel. Magbigay ako ng star. Aba, mami, may nag-like ng ano ko, may nag-heart reaction sa comment ko, sa star ko. Nasinin kay Didi Jel. Hanapin ko nga itong Facebook niya. Ay, pangalan niya, mukhang babae ang pangalan niya, ha? Babae ang pangalan niya sa Facebook, ha? Pero lalaki pala, ha? Duda ako dito. Bata pa. Yummy. Mm.
Bakit kaya nilike niya ang comment ko? Pero gwapo niya ha. Nakapublic yung edad niya. 22 years old pa lang. Kaidaran ito ng anak kong panganay. Pero pogi ha. Sana all. What is like a dream that comes in the night. In the morning you were out of my sight. Heard away from me. Sadly as I see. Away from where I stay. Umaga na pala. Tingnan ko yung cellphone ko. Anong oras na? Ay, 6:35 na. 6:35. Papasok ako ng 8 ng umaga. Aba, may nag-message sa akin ha. Naka-filtered ha. Tingnan ko nga. Ito yung lalaki na nag-like ng comment ko sa live ni DJ Jel. Ay. Bubuksan ko kaya itong message niya? Ay, buksan ko na nga lang. Ang ganda mo. Ang sexy mo. Single ka pa ba? Hala! Tinanong ako kung single ako. Di niya alam ha. Magsisenior na ang lola mo. Ay, replyan ko nga lang ito. Become sadness. Things that I don't get. Someone's always saying goodbye. Did you gel? Ayan po. To make the long story short, connected kami sa isa't isa. Lagi kami nagtatawagan. Pagkatapos nagtapat siya sa akin na binata pa daw siya. Wala siyang karanasan. Kahit nga kiss, hindi pa siya nakaranas. Sabi ko, swerte naman ako pag ako'y makauna sa kanya. DJ Jel, sa sobrang kabaitan ko, hindi na ako nanonood sa'yo kasi lagi kaming busy yung dalawa, nagbibideo call kami. Yun pala, DJ Jel. Wala siyang magulang, sabi niya. Yung nanay niya, isang Japonesa. Yung tatay niya, Pinoy. So inanakan lang yung tatay niya ng Japonesa. Dijijia. Kasalukuyan siya nakatira sa mga tiyahin niya. Kapatid ng papa niya. Parang naawa ako. Habang nag-aaral siya, pinadalan ko siya ng pang-tuition. Gamit niya sa school. Computer na pang Dota niya. Graduating na siya that time, DJ Jel. At alam mo, marami na kaming plano sa isa't isa. Lagi kami nagbi-video call. One time nga, DJ Jel, nag-video call kami. Tapos lagi ko siya binibiro na baka hanggang isa lang siya pag magkita kami. Sabi niya, baka daw hindi daw ako makakain pag mag kahit lugaw di ko makain kung magkita na kaming dalawa. Ako naman, sa sobrang imahinasyon ko sa kanya, napaibig ako lalo, DJ Jel. Nakapagtapos siya, DJ Jel, the time, dahil sa suporta ko. Nanapan ko siya ng boarding house. Pinapadalaan ko siya monthly. Hanggang dumating yung point na umuwi ako biglaan dito sa Pilipinas, DJ Jel. Kasi yung emergency. Kinuntak ko siya na magkita kami dalawa, DJ Jel. Nagkita kami doon sa
isang resort, Digigel. Siya na pala ito? Ang sabi niya, malaki daw siyang tao. Maliit pala. Pero ang gwapo, ha? Tinitingnan niya ako. Palapit na siya sa akin. Ikaw pala yun, yung... si Miss D? Oo, ako, ha? Maganda ka pala talaga sa personal, no? Siyempre, nagpaganda ako kasi girlfriend mo ako, magkikita tayong dalawa. Pauwi ako dito ng Pilipinas. Alam mo, excited na ako. Yung mga gagawin natin na magkita tayo. Yung plano natin, be. Ha? Parang nagulat ka. Ano pa? Gagawin ba natin yung sinabi mo sa akin na gagawin mo sa akin para hindi ako makakain kahit lugaw? Huwag kang pasaway, Ate Isol. Tumatawa ka kayo. Did you gel? Hindi ko kiri ito. Did you gel? Nag-swimming kaming dalawa. Pagkatapos, pumasok kami dun sa room namin. Nasa CR ako. In-expect ko, did you gel, napapasukin niya ako sa CR. Pero did you gel, doon lang siya nakahiga sa kama. Hanggang nakatapos ako maligo, did you gel? Nandun ako sa kama, nakahiga. Ano ba naman yan? Tumagay pa naman ako. Kasi excited ako na gagawin na namin yung plano naming dalawa. Andiyan siya sa kama. Pupunta na ako ng kama. Nakatupis ako ngayon. Yari ka sa akin. Patugtog ako ng music para ganahan siya. Patugtugin ko itong music. Tanggalin ko ito alya sa katawan ko. Ano, katingin na siya? Ayan. Ay, ang loko, nagtalikod. Hoy, harap ka dito. Tapusin mo muna yan pag suot mo ng damit. Hindi na ako susuot ng damit. Be, di ba gagawin natin yung usapan nating dalawa kung magkita na tayong dalawa? Matulog muna tayo, nahalasing ako. Ano ba naman yan? Halika nga dito, ako na nga lang mag... Ako na nga lang... Anong gagawin mo sa akin? Akong bahala. Dadaan mo lang. Masakit, masakit. Masakit, ha? Pinaasa mo ako, sabi mo, kahit lugaw, hindi ako makakain. Tapos ayaw mo akong galawin. Napagod ako eh. Pero paano kasi, naubos na kasi nung lagi tayo nagbibideo call ng dalawa. Alam mo, be? Ano yun? Be? Gustong gusto ko na talaga, be. Hot na hot na ako, be. Isuot mo na nga lang yung damit mo. Tama na yan. Wala pa akong karanasan. Di pa ako marunong eh.
Ako na nga lang bahala. Ibaba mo ngayong short mo. Ibaba mo yan. Wag! Chichia, sobrang sama ng loob ko. Na-expect ko na pakarami kami kung magkita kami ng dalawa. Pero iba'y nangyari di, Chichia. Ang sabi niya, kung magkita kami ng dalawa, kahit lugaw, hindi ako makalunok, di, Chichia. Pero ibang nangyari di, Chichia. Pagkatapos kong inano yung ano niya, tapos ipinasok ko, ako na nga lang nagdadrive ni Digel eh. Nung nakapasok na, nakapatong ako ni Digel. Nung una, matigas naman, pero biglang lumiit sa loob ni Digel. Digel, biglang lumiit sa loob. Nabitin ako, Digital. Sobrang sama ko ng loob. Kinuha ko na lang ang kamay niya. Sabi ko, kamayin mo na lang ako, be. Kinamay niya ako, Digital. Hanggang natapos ako. Digital. Bago po ako bumalik ng abroad, sa 7 araw namin pagsasama sa hotel, isang beses lang talaga may nangyari, DJ. Kung hindi dahil sa daliri niya, hindi pa ako natapos, DJ. Digital, tulungan mo ako. Anong gagawin ko? Mahal ba talaga ako ng boyfriend ko? O pera ko lang ang habol niya? Alam mo, DJ, iniisip ko naman po yun. Ang importante na tulungan ko siya. Nga lang, usapan-usapan. Na kung magkita kami, makakabawi ako sa kanya. Kahit isang round man lang, DJ. Wala! Balik ako ng abroad, Digigil. Nadala-dala ko ang sama ng loob, Digigil. Kasi bitin ako. Humihingi ako ng payo sa inyo. Anong gagawin ko? Pagpatuloy ko po ba? Ang kung meron kami. Ngayon humihingi na naman siya ng pera, Digigil. Para i-business na naman daw niya dyan sa Pilipinas. Tulungan mo ako. Lubos na gumagalang si Miss D. Ayun na, no Miss D, na-drama ako na ha. Kala, hirap may drama eh. Kasi maputol ako sa live. Magka-violation ako, Miss D. Kung ikwinto ko talaga, i-dramatize ko yung kwinto mo. Ano nung ipinasok niya, sabi mo pa nga, aray. Masok na ba? Oo, kanina pa. Aray. Oh,
Laging problema po ngayon ni Miss D, no? Kahit na, ayun na nga po, magsi 61 years old na siya, no? Tinulungan niya para makapagtapos ng pag-aaral yung boyfriend niya, na alam niya naman na pera yung habol sa kanya. No? Nga lang po, ang usapan-usapan, na sana kung umuwi man siya sa Pilipinas, kahit na alam niya na pera naman talaga yung habol sa kanya, eh, pagdating sa kama, babawiin man lang, pero wala daw eh. Nakapasok nga daw, pero biglang lumiit sa loob. Ano daw po dapat niyang gawin, no? Ipagpatuloy niya pa rin po ba ang relasyon nilang dalawa, LDR, no? Na ang usapan nila, every year uwi daw siya. So, baka ganun lang din naman, no? Bata pa nga po yun eh. Oh, yun pa, yun ang nangyayari. Paano pa kaya kung balang araw o may edad-edad na si boy, sila pa rin. Mas lalong mapusok dapat yung isang lalaki pag ganun, ha? Oh? 22 anyos. Iba po ang nangyari, no? Oh, iba yung nangyari. One dead, sweetheart. One dead, sweetheart. Ano po may payo ninyo dito kay Miss D, no? Nasa comment section. Makikita niya po ito. Makikita niya po ito. Isisend natin itong broadcast natin sa kanya ngayon. Hindi siya nanonood eh, kasi ibang oras sa kanila ngayon. Eh. Laki problema niya. Okay lang daw sana kung natapos man lang. Oras na natin in punto, alas 3 ng hapon. Ngayon pong hapon ng Tuesday, Martes. Natatawa si Tiri Conception. Ay hala, nakarelate si Tiri Conception. Nakarelate si Tiri Conception. Hanggang dito na lang po muna tayo, ha? Mamayang gabi po ulit, kita-kits tayo. Wanted Sweetheart, Evening Edition. Maraming salamat, Luzon, Visayas, Mindanao. Kapwa natin mga Pinoy, dito po sa may Pilipinas. Ako po yung lingkod, si Abya Mujaw. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Keep safe, keep smiling, God bless. Mayong hapon, Pilipinas!